Hello mga momshes and mga anakshes, and welcome back to my channel! So ayan, so for today's video, i-share ko sa inyo ang another blessing na natanggap natin for today. Yes po, ayun na, dumating na yung pinakamatagal ko nang hinihintay, and ayan. At syempre, hindi ko naman inaasahan na aabot ako sa point na to, ang matanggap ang ating YouTube sahod. So, ito yung pinakaunang sahod ko sa YouTube, and hopefully, masundan pa siya. In this video, I will be telling you guys kung paano ako nakakuha ng YouTube sahod, kung ano yung mga pinagdaanan natin before, at kung paano ko siya na-encash today. Ayan. So, ayan. Alam ko sa mga aspiring YouTuber, ito yung pinakahihintay nyo. And alam ko rin na hindi ganun kadali ang kumita sa YouTube. Unless sikat ka, yes, why not, diba? Pero sa mga katulad kong aspiring YouTuber, ayan. So, napakasarap sa pakiramdam na matanggap mo na yung sahod mo sa YouTube. So, paano ba tayo sa sahod? Or paano ako nag-start sa YouTube? So, itong video na to ay para ma-inspire yung mga nagsisimula pa lang sa YouTube. Sa una, mahirap yan. Pero pag nakamit mo na yung goal mo, ayan, masisipagin ka pang gumawa ng video. So, upload lang kayo ng upload ng video. And imposible namang isa sa mga video nyo ay hindi humakot ng views. So, ako, ayan, nag-start ako 3 years ago mag-upload ng video. So, yes, 3 years bago ako sumahod sa YouTube. So, ayan, kailangan nyo lang maghintay at magkaroon ng mahabang pasensya. Dahil kung gusto nyo talaga yung ginagawa nyo, ayan, ma-awardan talaga kayo someday. So, nag-start ako 3 years ago. Ayan, ang pinaka-main goal ko kasi sa channel ko is more on makeup and lifestyle until such time dumating yung business natin, which is the Ukay. Ayan, mas nakatulong pa siya para humakot ako ng views, wherein nakakashare ako ng aking ideas pagdating sa Ukay, yung mga ideas and ano ba, tips pagdating sa Ukay. Ayan, marami kasi sa atin ngayon na ganun din yung business. So, naghahanap sila ng video na kung saan makakapagbigay sa kanila ng another knowledge about their business. So, ayun. Nag-start ako before mag-upload ng aking video last 3 years ago. Ayan. First video ko is yung, ayan, pag may makeup. Ayan. At first, hindi ko naman ina-expect na humakot ako. Hindi ako nag-expect ng ganong kalaking views since nag-i-start pa lang ako sa YouTube. Pero ini-aim ko na makarating ako sa part na to na kung saan sumahod tayo. Mga times talaga na nawawalan na ako ng pag-aasa. Na ni-enjoy ko na lang yung pag-upload, na gusto ko na lang siyang tignan as memories na lang. Yung kumbaga, ini-store ko doon yung mga magagandang video na makakapture ko, or yung pagme-makeup ko para someday pag gusto kong manood or gusto kong panoorin yung mga nagawa ko before is mapanood ko. Kasi nga ang hirap talagang humakot ng views sa YouTube. Ayan, hindi ka agad bu-boom, hindi ka agad makakarami ng views, lalo na't sino ka ba para panoorin nila, 'di ba? Ayun. Tapos after noon, sige, upload lang ako ng upload kahit anong ideas or ano yung maiisip ko. Ang napaka-importante sa paggawa ng YouTube channel yung inyong yung title ng inyong ginagawa, ayan, yung thumbnail, yun yung picture na bago pa nila i-click yung video mo is nakalagay na, yun yung tawag doon is thumbnail. Ayan, so, kailangan maganda yung thumbnail mo, nakaka-hook na mga viewers. Ayan, so, kailangan mo rin mag-isip dito at pagtiyagaan, lalo na yung pag-i-edit ng video, hindi rin siya madali, guys. So, ayan, tiyagaan lang talaga sa YouTube. And ano pa ba yung mga ano? Ayan. Ayan yung mga copyright, kasi sa music ang hirap talagang ano, mag-insert ng music, ng mga audio sa video, kasi pag yan na copyright or nakailang copyright ka strike, maaaring makaapekto yun sa channel mo para ma-monetize siya. So ayun, nakakapagkaroon ako ng copyright pero hindi ko na lang siya pinapansin. So go lang ako, ano na lang ako ng video. So, bahala na si Batman. Ayun, until inaaral ko pa rin yung YouTube kung paano ka sumahod. Siyempre, sayang naman, di ba? Nag-upload ka na ng videos mo. So, ayun, ang dami din niyang rules and regulations. Yung mga dapat mong ma-achieve within 1 year. Hindi ko alam kung talagang 1 year siya kasi sinet ko talaga sa mind ko na kailangan makuha ko siya within 1 year. Which is the 2,000 subscribers and 4,000 watch hours. Ayun, during my time, ha? Ewan ko lang ngayon kung ganun pa yung requirements ni YouTube. Kailangan ma-reach mo yon. So, ayun. Sa
na-reach ko naman bago ako mag 1 year. Ayun, na-reach ko naman siya. Ay, kala ko nga imposible. So, tuwang-tuwa na ako. Yung time pa lang na yun, achievement na sa akin yun. Kasi, napakahirap talaga niyang i-reach. Yung sa subscribers pa nga lang, yung 100 lang, sobrang hirap. Hirap na niyang makamit. So, ayun, pinabayaan ko na lang siya kung mag-grow ba siya or hindi. So, ayun, thank Lord naman. Ayun, nakaka 3,000 subscribers na tayo. And na-reach ko yung 2,000 before ako mag 1 year. So, ayun. And yung views ko, may mga videos ako na nag-hit ng 35,000. So, naipon yun hanggang ma-reach ko yung 4,000 watch hours. After kong ma-reach yun, ayan, ni-review na ni YouTube yung aking channel. So, ayun, 50-50 pa yan ha kung a-approve tayo ni YouTube until naka-receive ako ng email. Ayan, non-approve na nga ni YouTube yung aking YouTube channel. So, pag-approve niya ni YouTube, dun napapasok yung mga ads. Ayan, may kita nyo dyan, may mga yellow dot dyan sa lane. So, may mga ads yan, ayan. Meaning, binabayaran na ni YouTube yung inyong videos. Kapag may mga ads yung inyong mga videos, yes, monetize na yan mga moms. Yung kikita ka na sa mga ano advertisement and commercial. So, ayan. Pwedeng meron din na ikaw yung maglalagay. Pag monetize ka na, meron din yung sila, si YouTube ang maglalagay. Depende yon sa videos mo. Mas mahaba, mas maganda. Then, pag konti, sila na lang talaga yung nag-insert ng advertisement sa iyong video. So, ayun, tuwang-tuwa ako nung nakita ko na meron ng lumalabas na commercial sa aking video. Advertisement ba? Yun, kapag na, oh, ano, paka ano na nun, sabi ko, kung para talaga sa akin yun, mamomonetize ako yung kung para talaga sa akin yung pag-upload ng video is mamomonetize ako. Eh, nangyari naman siya, guys. Nakapagkaroon ng commercial. Ayan. Sobrang tuwang-tuwa ako. Kasi, akala ko hindi talaga ako aabot sa point na yan. Kasi, napakahirap niya talaga, guys. Ayan. After nun, doon na ako sa part na kailangan ko nang ma-receive yung aking PIN code. Ayan. Yung PIN code kasi, kailangan yun ipadala sa inyo through mail. At that time, pandemic, cancel lahat ng flight. Ewan ko kung paano ba may papadala yun. Siyempre, cancel lahat. Ayan. Kailangan to, ma-receive mo 3 months ata. Pagka-monetize mo, kailangan ma-receive mo siya. Ayan. And, diba, meron tayong YouTube studio, ayan, na tinatawag na kung saan, Google AdSense, ayan, yung mga monetized na YouTuber, meron silang Google AdSense na kung saan nandun lahat ng information mo, yung bank account na kailangan mong ilagay, yung PIN code, kailangan mong i-insert. So, nawala na naman ako ng pag-asa kasi ilang buwan tayong lockdown and manggagaling pa sa US yung email. Sabi ko, paano ko siya may insert within 3 months? Kasi pag ganun daw, mawawala yung advertisement dyan sa channel mo, sa videos mo. So, madami ka na naman gagawin. So, ako kasi, ayoko na yung marami na naman gagawin. Napapagod na ako minsan. Nawawalan na ako ng pag-aasa. Ayan, so, kasi kailangan nun, pag wala pa rin ng first month, may second attempt. Pag wala pa rin third attempt. Pag wala pa rin third attempt. Eh, wala. Walang dumating. Kahit isa, bago ako mag 3 months. Pero no choice, nag-search ako sa YouTube. Meron din naman good thing na may ginawa si YouTube para sa atin na kung saan through online mo na lang siya gagawin. So marami siyang cheche bureche. Ayan, mga IDs na kailangan magpi-fill up ka dun sa may bibigay sila sa inyo pi-fill upan. So masi-search mo 'yon. May pi-fill upan ka lang na kung saan hindi mo kasi na-receive, pag di mo siya na-receive ng third attempt, yung PIN code, pipil up ka doon. So, ayun. Wala akong na-receive na email, pero nawala na siya, nawala na yung ito. Yung ganito niya, yung parang, yan, yung i-insert mo dyan. So, nawala yon. So, baka siguro okay na. Kasi sabi nila, mag-i-email sila pag okay na. And then, until naka-receive ako ng letter, after maging okay-okay na, yung wala ng lockdown, mga after, di ba, 3 months, tapos another 5 months, 6 months, or the next year ko ata ito na-receive. Ayan, yung kanilang mail. Ayan. One, request kasi ako ng request kasi sobrang kabado na ako. Sayang naman yung pinaghirapan. 1, 2, 3, 4 mail yung na-receive ko galing US kay Google AdSense. Ayan. 4 yung na-receive ko.
Pero usually dapat tatlo, pero siguro ang kulit-kulit. Ayan, January ko siya na-receive pala lahat. Ayan. Ganito yung laman niya. Yung iba hindi ko na inopen. So ikikip ko na lang to as remembrance. So eto. Ganito siya sa loob. Asan ba? Ay, bukas. So ikikip ko na lang to as remembrance. Ayan. Ito yung number ko kasi. Ayun yung number ko. Hindi ko pwedeng ipakita din. Ayan. Then after nyan, hindi pa dun natatapos. Hindi ka pa rin makakasahod. Kailangan mo pang magkaroon ng $100. Yun yung pinakamababa. Bago ka makasahod. So, saan mo kukunin yung $100 na yan? So, syempre, depende yon sa magiging views ng inyong video. So, sa pagkakaalam ko, ang equivalent niya is 1,000 views. It's equivalent to $1. So, ayan. Nawala na naman ako ng pag-asa. Diyos ko, paano ko iipunin yan? Siguro, aabutin na naman ako ng 10 taon. Baka wala na yung YouTube channel ko bago humarish yung $100. And thank God, ayan, meron pa rin, may mga videos na naman tayong kumita and nakaipon naman tayo ng above $100. Ayan. Kaya ito, nakakuha na tayo ng ating first YouTube sahod. And hopefully, hindi ito yung last. Sana magtuloy-tuloy pa yung, magtuloy-tuloy na yung ating YouTube channel. Yung grow ng ating YouTube channel. So, ayan, magkano ba ang sinahod ko? Ayan. 4 digit siya, guys. So, alam kong maliit lang yan. Pero sa katulad ko na hindi na nag-expect na sumahod, is napakalaking bagay nun, guys. Kasi sa lahat ng ginawa mong video, sa pag-i-edit, sa mga rules and regulations na dapat mong sundin, ayan na, diba? Akala mo imposible, pero naging money siya, ayun. Akala ko sila lang yung may kaya, pero kaya mo rin pala, di ba? Kaya sa mga nag-uumpisa pa lang dyan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang kayong mag-upload ng mga videos nyo, ng mga ideas nyo. Mas maganda, guys, kung yung video nyo is, hindi kayo nagre-remake, kumbaga hindi kayo naggumagawa or nagka-catch or kumukuha ng videos ng iba, tapos re-upload nyo. No, big no yan sa ating kay Lolo YT, big no. So mas maganda kung ayan yung sariling gawa nyong videos yung ina-upload nyo, kasi yan mas malaki yung chance na ma-monetize kayo, guys. Sarili nyong video, sarili nyong edit, kasi wala kayong kinalabag na copyright. Ang nagkakatalo lang talaga na kahit ako ay nahihirapan sa mga music, sa mga background music. Kaya kung makikita nyo, hindi siya ganun kaganda. So, aaralin ko pa yung background music. So, sa pagkuha naman ng aking YouTube sahod, ayan. Dati kasi, Western Union yun before. And now, kailangan na ng wire transfer. So, kailangan mo talaga mag-open ng bank account. And in my case kasi, kapag mag-open ako, malaki din yung gastos. Hindi naman ganun kalaki yun yung una kong sahod. So, ang ginawa ko, nag-search na naman ako sa YouTube. And okay naman pala na gumamit ka ng ibang bank account as long as mapagkakatiwalaan mo siya sa kuya mo, sa mama mo, sa ate mo. Sa akin kasi, ginamit ko yung bank account ng boyfriend ng kapatid ko. Ayan. Ang gamit yung bank account is yung Kabayan BDO. And pag magpapagawa kayo nun is 100 pesos lang siya, guys. So, ako siguro magpapagawa na ako para magamit ko siya sa susunod. Yes, sana sa susunod. May susunod. Ayan. Magpapagawa na tayo. 100 pesos lang siya. Ayan. Yung kabayan ng BDO. Ayan. So, nareceive ko yung email 21 na ng magta 22 na ng gabi na ayun na nga, pumasok na daw or na-transfer na nila sa bangko yung aking sahod. Pero guys, nag-check kami ng ATM 23 kinabukasan, wala pa siya. And ayun nga, tumama siya ng weekend. So, ayun nga, tumama siya ng weekend, Sabado, Linggo, nag-check pa rin ako, nag-try pa rin ako, and hindi siya pumasok. So, kapag weekend, guys, huwag nyo ika-count yun sa 5 days na dapat ma-receive mo yung sahod mo sa bangko. So, pumasok siya ng Monday, hindi pa rin, pumasok siya ng Martes. So, ayun. Bali, ka 3 days niya kung hindi ko sasama yung weekend, saka ko na-receive or pumasok yung sahod ko sa bangko. Ayan, sa ATM, ayan. Wala na kasi ngayong Western Union. So, ayan. Hindi siya ganun kalaking halaga, pero nagpapasalamat talaga ako dahil naka-receive tayo ng ating sahod na akala ko talaga is imposible. And eto na siya. Ayan. Eto na talaga siya. And
Ayan. So, sisipagin na ako lalong mag-upload sa aking YouTube. Baka nag-iisip na rin ako ng daily vlog, pero mas okay din sa akin yung mga ukay-ukay tips para mas makatulong pa. Ayan, ang dami kasing nagme-message sa akin, guys, about sa ukay-ukay. So, nakakatuwa din yun at na-appreciate nyo yung aking video, yung ginagawa kong video. And, ayun, ano pa ba? Sa mga aspiring YouTuber, huwag kayong mag-stop mag-upload ng video dahil someday, pray nyo yan kay God na maglalago din yan. And, ayun, aanihin nyo rin yung dapat na sa inyo kasi pinagpaguran at pinaghirapan nyo siya. Ayan, wag lang kayong susuko. Ayan, mararating nyo rin yung gusto nyo marating. So, ayan, makukuha nyo rin yung gusto nyo makukuha. Magkakaroon din ng prize lahat ng pinaghirapan nyo. So, ayan. So, that's all for today's video, mga mommies and mga anak. She's, kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa akong channel, please subscribe na po and pindutin niyo na yung notification bell para ma-notify kayo sa ating mga latest and newest video. So, thank you for watching. See you po sa ating next video. Bye!